Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang ating weather update ngayong hapon, March 17, 2022. Kung mapapansin nga po natin, makakapal na kaulapan ay nakakaapekto sa bahagi ng Luzon at ng Mindanao. Ang umiiral nga po sa atin ngayon yung ating Easterlies, no? Kaya posible na po nararanasan na ng halos buong bansa yung maalinsangang panahon kahit po nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin, dito nga po sa may parte ng Luzon area, meron nga po tayo nakikitang maninipis na kaulapan at may mga posibilidad na pag-ulan na mararanasan dito po sa malaking bahagi ng Tugigaraw, dito po sa may parte ng Isabela, at maging dito po sa may Metro Manila ay may mga posibilidad tayong localized thunderstorm. Dito naman po sa may parte ng Bicol region, kung mapapansin nga po natin, may mga maninipis din po tayong kaulapan dyan na nakikita at may mga posibilidad na bigla ang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. Dito naman sa Visayas, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Kahit po may mga nakikita tayong maninipis na kaulapan at nararanasan nga din po yung maalinsangang panahon dahil nga po sa ating Easterlies. Dito naman sa may Mindanao, kung saan nga po yung posible yung malalakas na bigla ang pagbuhos ng ulan, dahil nga po yan dito sa makakapal na kaulapan, galing po yan sa Easterlies. Yung Easterlies po, yung mainit na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Kung mapapansin naman natin, dito naman po sa may area ng Palawan ay magiging maganda rin po ang lagay ng panahon. Makakaranas po tayo dyan ng panandali ang makulimlim na panahon at pagdating naman po sa hapon ay mainit pa rin at pagdating ng gabi, makakaranas po tayo ng maayos at maginhawa na panahon. Dito nga po makikita natin sa zoom view ng ating satellite image. Dito nga sa may parte ng Apari, may Apari Cagayan, dito nga po sa may Batanes ay may mga makakapal po tayong ulapan. At posible nga po yung mga biglaang pagbuhos ng ulan dito nga po sa may parte ng Baguio, dito po sa may Isabela, sa may Tarlac, mapapansin natin even Metro Manila, at dito nga po sa may parte ng Quezon. Dito naman po sa may Bicol area kung saan nga po nakikita natin na may mga posibleng malalakas na pag-ulan, lalo po yan ngayong hapon, at ito naman ay hindi naman po magtatagal. Dito naman po sa may Mindoro province, magiging maganda naman po ang lagay ng panahon, maninipis na kaulapan lamang yung ating nakikita. At dito naman po sa may parte ng Visayas, kung makikita natin na magiging maayos at maganda po ang lagay ng panahon, may mga maninipis na kaulapan dito po sa may Bacolod, sa may Cebu, ay may posible pong mahinang pag-ulan. At kung mapapansin nga po natin, yung makapal na kaulapan na posibleng may dalang malalakas na pag-ulan ay posible pong maranasan dito po sa Davao City, sa General Santos City, sa Cotabato, Cagayan de Oro, at maging dito nga po sa may Zamboanga City. Dito naman sa may Puerto Princesa, Palawan, makikita naman natin magiging maayos ang lagay ng panahon. Posibleng mga pag-ambon o mahinang pag-ulan ang mararanasan sa ilang bahagi ng Palawan. Katamtaman lamang po na malakas ang ating pag-alon, kaya pwede po tayo pumalaot ngayon sa mga ating seaboard. Ayon naman sa ating advanced weather forecast, tuloy-tuloy nga po makakaranas ng mainit at malinsangang panahon ng ating bansa at mga pag-ulan dito nga po sa eastern section ng western section ng Luzon at eastern section ng Mindanao. By Friday nga po, March 18, mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy po makakaranas tayo ng mainit at malinsangang panahon at makikita naman natin yung mga pagpasok kung makakapal na kaulapan. Ito nga po yung ating Easterlies na nanggagaling sa Dagat Pasipiko na makakaapekto po sa ating bansa. Pagdating naman po ng March 20, makikita nga po natin tuloy-tuloy nga po magiging maganda ang lagay ng panahon ng ating bansa at makakaranas lamang tayo ng mga localized thunderstorm. Pagdating naman po ng March 21,
Posible pa ang magiging maulan pa rin dito sa may parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Palawan. By March 22, makikita naman po natin may mga mabubuo po tayong low pressure area, pero sa ngayon nga po napapansin natin sila rin po ay malulusaw din kagad. By March 23, makikita po natin ganun pa rin po magiging maganda ang lagay ng panahon, mainit at malinsangan dahil po sa Easterlies. By March 24, makikita nga po natin itong makakapal na kaulapan na papasok sa ating bansa. Ito nga po ay makaka-apekto dito sa may parte ng Mindanao. By March 25, tuloy-tuloy nga po magkakaroon pa rin po tayo ng low pressure area dito po sa eastern section ng Mindanao. At ito nga po yung ating imo-monitor. At pagdating po ng March 26, makikita nga po natin na itong low pressure area na nakikita natin sa eastern section ang ating Mindanao ay posible nga po itong pumasok sa ating loob ng park. Ayon po yan sa ating advanced weather forecast. Inulit po natin, yung ating advanced weather forecast po ay is possible scenario pa lamang po yan. Marami po po mga posibilidad na magbago ito nakikita natin sa advanced weather forecast. At meron nga po tayo nakita isang sama ng panahon dito nga po sa may parte ng Japan. Manatili po tayo natutok dito po sa ating advanced weather forecast para po sa mga posibleng sama ng panahon na papasok sa ating bansa. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note the copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.